For today's video, share ko lang po sa inyo itong aming gagawin na pag-rewiring dito sa mga cable po na ito na aming ipinakikita sa inyo sa video po na ito. Ito po yung aking kasamahan na kasamang mag-rewiring nitong mga cable po na ito. Bali, itong mga cable po na ito ay naka-terminate na po ito dati. Kung mapapansin po ninyo itong tatlo po na itong naka-cable, bali hindi ko lang po ito tinanggal para mapakita po sa inyo na dati na po ito naka-terminate. So ito po ay ginawa nung ibang electrician, hindi po ako yung may gawa po nito. So kaya po namin na tinanggal yung mga pagkakakonect nitong mga cable na ito. Kaya po namin re-wiring itong mga cable po nito dahil in-inspection po ito nung nakarang araw. Bali hindi po pumasa dun sa inspector dahil kung mapapansin po ninyo, dito sa ibaba mayroon po siyang insulation. So pagdating po dito sa itaas, wala na pong insulation. So ibig sabihin, directly nakadikit po dito sa steel plates yung mismong ating line. So power line po ito, kaya kailangan nakasecure po itong cable po natin. Hindi po dapat directly nakadikit po dito sa steel plates. So kaya hindi po na-aprobahan ito nung inspector. So bali natesting na rin po pala ito ng, nalagyan na rin po pala ito ng power line gamit po itong generator po na yan. So sa supply naman po ay wala naman po naging problema at maging sa connection po ay wala naman po naging problema. Ang naging problema lang po nito ay yung protection nga po dito sa itaas. So kailangan hindi po dapat na directly nakadikit po dito. Kasi sa kadagalan po na ginagamit, umiinit po yung insulation, baka malusaw, delikado po yung ating magiging supply. So magkakaroon po ng short circuit. So ang gagawin po namin, lalagyan po namin ito ng rubber insulation gamit po itong kulay black po na ito. Itong kulay black po na ito ay kinagamit po ito sa medium voltage. So tinabas lang po namin ng kaunti na sukat dito sa steel plates na ito para mailagay lang po namin yung another insulation niya para maprotektahan po itong cable. Ayan, ganito po yung ilalagay namin dito na insulation sa gilid po na ito. Para nakadikit pong ganyan sa gilid. Update ko na lang po kayo pagka na dressing na po ulit namin. Pag na isaayos na po ulit namin dito sa gilid na ito. Para makita po ninyo yung before and after. So ito po yung before. Mamaya na po yung after. Siya nga po pala itong mga neutral po na ito. Itong mga kulay black na cable na ito. Kailangan nakaseparate din po ito. Hindi po dapat nakasama dito sa mga power line. Which is tama naman po yung sinabi nung inspector, kailangan hindi po talaga ito nakasama sa power line. Kailangan nakaseparate po yan dito sa gilid po na ito, yan, sa mga bandang gilid na yan. Well, update ko na lang po kayo pagka na-dressing na po ulit namin yung panibagong position nito. Pero same lang po yan ang termination. Kung saan po nakaterminate yung number 1, ito po yung number 1. Yan, same lang po yan. Nandito po sa ibaba yung number 1. Yan, ito pong pinakamaiksi na ito. Yan, may mga name tag po yan, kaya hindi po namin tinanggal para hindi po magkapalit-palit. So, napakadali lang pong gawin itong ganitong pagre-rewiring, lalo't naka-terminate pa na po dati yan. So, ang gawin nyo lang, tatandaan nyo at huwag nyong tatanggalin yung mga name tag para hindi po magkapalit-palit yung cable. At maidagdag ko na rin nga po pala, ito pong power line po na ito, ito pong mga cable po na ito, ay papunta po ito sa mga street light. Yan po yung mga street light na sinusupplyan po nito. Maging yung traffic light po na yan, dito po yan kumuha ng supply. Okay, update ko lang po muli sa inyo itong aking ito po yung panel po na pinanggalingan ng power supply na papunta sa mga street light. Mga street light. At may nailagay na po ako dito ng dalawang circuit, anim na cable po ito. At ang mga neutral po nito ay na-arrange ko na po dito sa busbar po na ito na nasa ibaba. Yan, kung mapapansin po ninyo, naka-arrange na siya. At mayroon lang akong isang hindi pa natatapos at hindi pa nalalagyan ng lugs dahil nagkulang po yung aking lugs. Maya-maya lang po, pagdating nung may dala ng lugs, ay iti-terminate ko din po yan. Ganito lang po mag-rewiring ng mga dati nang naka-terminate. So ang nabago lang po dito ay nilagyan po namin ng rubber insulation dito sa gilid po na ito dahil ito po yung nire-request po nung inspector. So mamaya-maya lang po update ko pong muli kayo kapag natapos ko na ang lahat na i-rewiring itong mga cable po nito dito sa panel po ng SLP number 5. Finally, natapos ko na rin ang pag-rewiring dito sa panel po ng SLP number 5. Ito nga po yung magiging supply na para sa street light at traffic light.
At kung mapapansin po ninyo, yung clearance nitong cable dito sa steel plates is okay na po yung distance niya. At maging yung ating pagkaka-arrange ng neutral is okay na po yan. Meron lang po kung hindi pa nalalagyan ng isang lugs. At kung mapapansin po ninyo itong gitna na ito, dito po dumaan yung ibang kulay black na cable, maging dito po sa kabila na ito. So ngayon, transfer ko na po dito sa kabila na ito. At yung pagkaka-arrange po ng ating mga power line na cable, same lang po yan sa dating pagkaka-terminate. Na, ang naiba lang po itong rubber insulation na ito, dati ay wala po yan dito. So ito po ay nilagay na po ngayon namin dito dahil ito po ay request ng inspector. So kaya nilagyan po namin ng rubber insulation lahat, maging yung mga putol na cable na yan na spare, nilagyan rin po namin yan ng string cable tube para safe. So ito naman pong kulay red na itong dalawa ay para po ito sa traffic light, yan pong dalawang yan na supply. At same lang po yung pagkaka-terminate natin sa dati, ang pagkakaiba lang po ay isinaayos po natin yung cable na medyo magulo-gulo dati yung pagkaka-terminate. So ngayon okay na po yung ating pagkaka-rewiring. So ganyan lang po mag-rewiring ng mga cable na dati nang naka-terminate. At sana ay nasundan nyo po yung aming ginawang pag-rewiring. At higit sa lahat, sana po ay nakatulong po ito sa inyo. At syempre sana po ay nagustuhan nyo rin po ang video po na ito. Maraming salamat. At syempre bago po nating tuluyang matapos ang video po na ito, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe our channel, Rico Tutorial Vlog, at pag-hit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa na video na i-upload. At pag-support na rin po ang aking Facebook page, Rico Tutorial Vlog. At syempre, pakipollow na rin po ninyo ang aking FB Reels, Rico Tutorial Vlog, dahil nag-upload din po ako dyan ng mga short video about po sa mga electrical termination. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng followers at subscriber ko sa aking YouTube channel. God bless po sa inyong lahat.